Kumusta mga kapatid? Sa araw na ito ay malalaman niyo ang mga nagbabagang balita sa ating bansa. At kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga latest videos. Itunutulak ngayon ng PDP Laban si Pangulong Digong Duterte. Para ito ay kumandidato bilang presidente sa 2022 elections. At siya na rin ang hayaang pumili ng kanyang magiging presidente. Batay sa PDP Laban Council Hybrid Meeting na ipinatawag ni Vice Chairman Energy Secretary Alfonso Cusi, ito'y dinalohan ng may 150 miyembro at karamihan ay lumaho ka via video conferencing. At dito nga sanasabi nga pulong, dalawang resolution ang kanila inaprubahan. Ang pagtulak kay Paul Duterte na tumakbong vice-presidente. Pangalawa, siya na rin ang pumili ng kanyang magiging presidential candidate. Matahanda noong May 27 na nawagan si Senator Manny Pacquiao bilang presidente ng PDP Laban na i-boycott ang panawagang National Assembly ni Energy Secretary Cusi. Pero itinuro ni Secretary Cusi dahil meron na itong go signal ni Pangulong Digong Duterte. Samantala, kasama rin sa dumalo sa pamagitan ng Zoom sina Senator Francis Tolentino at Senator Bato de la Rosa. Kung tatakbong Vice President naman si Senate President Tito Soto sa 2022 elections, ang gusto niyang makatandem ay si Senador Ping Lacson. Sinabi ni Soto na kung magdideklara si Lacson na tatakbong presidente, susuportahan niya ito ng 100% at ito ang gusto niyang maging running mate. Ayon kay Soto, nangunguna sa kanyang listahan sa mga presidential si Lacson dahil alam niya ang kakayahan nito at kung ano ang magagawa nito para sa bansa. Sinabi pa nito na si Lacson, kung hindi tatakbong presidente, ay nag-uusap naman sila ni Senator Manny Pacquiao na maugong din na gustong tumakbong presidente sa darating na eleksyon. Matapos ang sona ng presidente sa July, ilalantad na ng Senate President ang susunod niyang hakbang o kung tuluyan na siyang magre-retiro sa politika. If makinig lang sana ng konti si Mr. BBM o si Senator Vice President BBM, ang aking advice, hayaan na natin si Mayor Sara Duterte. Tapos, ang ilakad na lang natin is maging Vice President ni Sara Duterte. Pag yan, sabi ko, shoot na ito sa banga. Shoot! Sa tingin ko, shoot sa banga yun. Wala nang ano, wala na, kasi sino pa ba mga kalaban niya dun? Okay? Sa tingin ko lang, ha? Kasi I don't think if Sara Duterte choose BBM, I don't think, kasi may pinag-uusapan pa ngayon, Sara and Bongo, di ba? I don't think pag pinili ni Mayor Sara si BBM, itatakbong Vice President si Bongo. I don't think. Okay? So, pwedeng, if magiging tandem ni Sara and BBM, ayan, ako, alagang ikakampanya pa rin natin yan. Si BBM, tumakbong Vice President. Ako, naniniwala akong panalo naman siya. Naniniwala ako doon, walang problema. Pero, naniniwala din ako na medyo dikit sila nung kasunod niya. Hindi ganun kalaki ang agwat. Hindi talagang katulad nung kay Pangulong Duterte at yung susunod. Malayo. Di ba kay Pangulong Duterte, 6 million na nga yung difference at dinaya pa daw siya ng 6 million. Ganun kalupit ang layo. Pero yung masasabi mong layo ni BBM sa kanyang kasunod, alam kong panalo si BBM, given na yan. Pero doon sa kasunod niya, hindi ganun kalayo. Okay, sakto lang. E doon pa lang, hindi pa kilala si ano nun ha, si Robredo nun. Dikit na. E isipin nyo lang mabuti to, dikit na yon. How much more kung tumakbong presidente si BBM? Ang akin lang, feeling ko lang naman ha, masyadong malayo. I mean, it's so risky na pag siya ang tumakbo,
may iba pang pwedeng manalo. Whether we like it or not. Okay? Whether we like it or not. Ulitin ko. Whether we like it or not. Ha? Whether we like it or not. Ulitin ko ulit. Whether we like it or not. Malakas ang kalaban. Sino ho yun? Si Pacquiao. Alam nyo kung bakit? Alam ko, marami magsasabi sa inyo, eh, di, wala yan, mahinahin si Pacquiao. Ah, excuse me po. Excuse me po. Tandaan ninyo, nanalo si Erap. Tandaan ninyo yan, ha? Tandaan nyo. Si Pacquiao, pag naglaro ng boxing yan, walang krimen. Zero crime. Pag si Pacquiao naglaro ng boxing yan, ha? Walang traffic. Oh. Eto, walang biro ito, ha? Dito sa NCR, yung mga ano, medyo alam natin na, hindi, porket magaling magboxing yan, mananalo yan. Oo, tayo yun. But always remember, ha? Alam nyo ba ito na 80% more, ha? More or less, 80% ang naandun sa DNE. Hindi nyo alam yan. 80% ng butante naandun sa DNE. Ano ibig sabihin yan? Yan ho yung talagang sad-sad. Ha? Sad-sad to the point na kaya nga ho konting pagpapala iboboto na nila. Pangalawa, yan ho yung mga talagang malupit umidolo. So, ang laki ng persyentong pwedeng manalo. So, totoo lang ho, malaking porsyento. Kaya nga ho sa tingin ko, eto ha, kaya nga sa tingin ko ho ha, kaya ho sa tingin ko, finally nagdesisyon or kumbinsido na si Mayor Sara, hindi ko sure ha, pero sa tingin ko na tumakbo dahil among the Team Duterte, which is President Duterte, Senator Bongo, and Mayor Sara Duterte, among them, they know na hindi kinaya yung si Senator Bongo. Ibig sabihin, sa tingin ko lang naman ha, nababasa nila na medyo pwedeng manalo kung mag-vice president si Pangulong Duterte, pero very risky. Very risky sa makakalaban niya. Remember, ito na ang basa ko eh. Ito basa ko talaga eh. Pwersahan na ito eh. Kung sakaling hindi tumakbo si Mayor Sara Duterte, feeling ko lang ha, ito ang mangyayari. Tatakbo si BBM. Tatakbo si Manny Pacquiao. Tatakbo bilang sa isang bayag, ay isang bayan, si Isko or si Lenny. Okay? So feeling ko lang, malaki ang chances na hindi ma-totaling masabi natin malaki yung difference. Na pwedeng manalo si Senator Bongo, ngunit datapot subalit, naandyan si Smartmatic. At pag naandyan si Smartmatic, there is nothing impossible with Smartmatic. At dyan na nga nagtatapos ang video natin sa araw na ito. Kaya mga kapatid, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Comment down below.